sa bunwagang pambalitaan ng UNTV, si Kuya Daniel Razon at si Angela Lagunsan. Magandang hapon, Pilipinas. At sa buong mundo, ito ang balita. Indonesian Mountie Fighter na nahuli sa Marawi, isinailalim na sa inquest proceedings. Kanang kamay ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon napatay ng mga sundalo sa main battle area kagabi. Armed Forces of the Philippines, positibong wala ng koneksyon sa Pilipinas ang mga Daesh o ISIS extremists sa Middle East kasunod ng pagkakapatay sa tinaguriang emir ng ISIS sa Asia at Mountie leaders. Housing and Urban Development Coordinating Council Chairperson Eduardo Del Rosario formal nang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang pinuno ng Task Force Bangon Marawi. Ranggo ng Pilipinas sa World Bank Report kaugnay sa ease of doing business, bumaba sa 113 pwesto. Mga reforma para mapadali ang pagnenegosyo sa bansa, inilatag ng pamahalaan. Pagpapatayo ng mega drug hub sa Nueva Ecija, produkto umano ng miscalculation ayon kay Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago. Una sa ating mga balita, isinailalim na sa inquest proceedings ang Indonesian Mountie Fighter na nahuli sa Marawi City. Kabilang sa mga isinampang kaso laban dito ay ang rebellion, illegal possession of firearms at paglabag sa international humanitarian law. Ito ang balita ni Mon Roxon. Nasa kustodiya na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang Indonesian Mountie Fighter na si Muhammad Ilham Syaputra. Dinala sa Camp Krami kagabi si Syaputra upang sumailalim sa proper documentation at maihanda sa inquest proceedings. Nakuha sa Indonesia ng ilang electric gadgets gaya ng cellphone at tablet, iba't ibang currency ng pera gaya ng reals, dirhams at Singaporean money. Mayroon ding 7 piraso ng gold bracelet, isang .45 caliber pistol, fragmentation grenade, isang magazine na may 7 bala at isang passport na pagmamay-ari ni Khoirul Hidayat na isang Indonesian national. Kanina, sinampahan na ng reklamong rebellion, illegal possession of firearms, possession of dangerous explosives at paglabag sa international humanitarian law si Syaputra sa Quezon City Prosecutor's Office. Subalit hindi patukoy ng mga otoridad kung financier ng Mountie ang Indonesian national. Kung titingnan din natin yung mga pera, hindi naman ganun ka-bulk na talaga masasabi natin financier. Meron siyang pera in his possession. Different currencies. November 2016 pa, nasa Pilipinas ang Indonesian. Subalit hindi matukoy kung dito sa bansa ito nag-training. Sa panayam ng mga otoridad, una lang sinabi ni Syaputra na mayroon pang nasa 40 Mountie ISIS members ang nasa loob ng Marawi City. Kasalukuyang tinutugis ng militar ang naturang mga terorista. Samantala, kasalukuyan namang bineberipika ng PNP ang impormasyon na may mga remnant o nalalabing kasama ng Mountie ISIS group na umano'y nanunuluyan sa kanilang kamag-anak sa Taguig City at nagpaplanong gumanti sa pamahalaan. Pinapaigting naman natin lagi ang mga checkpoints natin kasi yun naman yung mandate natin to provide security and protection to the public. Pero so far ngayon, wala pa namang clear or confirmed reports regarding the existence or the presence of the Mountie sa area. Hindi rin sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na nagtungo ng Metro Manila ang ilang nakatakas ng miyembro ng grupo sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi City. Matatanda ang dalawa sa umano'y financier ng Mountie ISIS Group ang nahuli dito sa Metro Manila. Nakiusap naman ang PNP sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila kung sakaling makakakita ng mga kahinahinalang tao sa kanilang lugar. Mas mabuti na umanong maging maagap kaysa magsisi bandang huli. Mon Roxon, UNTV News and Rescue, Camp Krami. Napatay ng mga sundalo ang sinasabing kanang kamay ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at isa pang miyembro ng Mountie Terror Group sa main battle area kagabi. Ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pagtugis ng militar sa mga struggler o ang maliit na bilang ng mga natitirang miyembro ng teroristang grupo sa Marawi City. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Patay ang
ang dalawang miyembro ng Mauti Group sa pagpapatuloy ng operasyon ng pamalaan laban sa mga natitirang terorista sa Marawi City. Isa sa mga ito ay ang tinaguriang kanang kamay ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilo na si Abu Talha. Pasado alas 8 kagabi nang magkaroon ng bakbakan sa loob ng main battle area na nagresulta ng pagkasawi ng mga ito. Nung re-recover natin yung mga bodies nung dalawa ay na-identify na yung isa ay katawan ni Abu Talha, who is considered the right hand ni Isnilon Hapilo. Sugatan naman ang dalawang sundalo na nakikipagbarilan sa mga Maoti terrorist. Sa pamamagitan ng pagkapaslang ng kanang kamay ni Hapilon, malabo na anyang makapanggulo pa ang mga teroristang grupo sa mga karatig lugar sa Marawi City. Nabanggit naman nila sa planning nila, and it's very clear na kung na-control nila yung Marawi City within a few days, ang isusunod nila ay yung Iligan at Cagayan de Oro. It's part of that, of their plan. So, pasalamat na lang tayo na hindi nila na-control ang Marawi City. Tiniyak naman ng AFP na walang dapat ikabahala ang mga residenteng patuloy na nagsisibalik sa kanilang mga tahanan mula pa noong Linggo. Ngayong araw ay nakauwi na rin ang iba pang pamilya na nakatira sa 7 barangay sa Marawi City. Wayne Fernandez, UNTV News and Rescue, Marawi City. Positibo ang Armed Forces of the Philippines. Nawala ng koneksyon sa Pilipinas ang mga Daesh o ISIS extremists kaugnay ng pagkakapatay sa tinaguriang emir ng ISIS sa Southeast Asia at mga Maute. Ito ang balita ni Dan Beamento. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, na wala ng koneksyon sa Pilipinas ang Daesh o ISIS extremists sa kasalukuyan. Kasunod ito ng pagkakapatay sa tinaguriang emir ng ISIS sa Timog Silangang Asya na si Isnilon Hapilon at kina Omar at Abdullah Maute. I believe sa ngayon wala na silang contact ngayon dito sa Pilipinas. The good thing is after the Marawi siege, they cannot tell that Philippines is a very good destination for them. They know that they will be all killed here. Ang Westmencom ang nakakasakop sa mga lugar kung saan may presensya ng mga kilalang armed group sa Mindanao tulad ng Maute, Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pa. Ayon kay Westmencom Commander Lieutenant General Carlito Galvez Jr., magdadalawang isip na ngayon ang Daesh militants na papasok sa bansa. So with the killing of these prominent personalities, malaki ang probability na talagang mahihirapan na sila pumasok. Target ng Westmencom na ubusin ang supporters ng ISIS-inspired Maute hanggang sa katapusan ng taon sangayon sa mandato ni Pangulong Duterte. Sa ngayon ay mayroong dalawang supporters ng Maute ang inaasahang manuneutralize ng AFP sa labas ng Marawi. Pagkatapos malinis ang Mindanao mula sa foreign-inspired terrorist groups, ay susunod namang target ng AFP ang local terrorist group na Abu Sayyaf. Kamakailan lamang ay binisita ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero ang Western Mindanao Command upang palakasin ang moral ng mga sundalo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Formal nang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCI Chairperson Eduardo del Rosario bilang pinuno ng Task Force Bangon Marawi. Ito ang balita ni Rosalie Co. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Administrative Order No. 9 na nag-a-appoint kay Housing Czar Eduardo del Rosario bilang bagong pinuno ng Task Force Bangon Marawi. Ang Task Force Bangon Marawi ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa recovery, reconstruction at rehabilitation ng Marawi City. Ayon sa kautusan, may pangangailangang baguhin sa balangkas ng task force upang ipakita ang kasalukuyang prioridad ng pamahalaan na muling maitayo ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng bakbakan. Sina Defense Secretary Delphine Lorenzana at Public Works and Highway Secretary Mark Villar naman ang mga vice chairperson ng naturang task force. Habang si Housing Czar del Rosario ang may operational control, supervision at siya ang responsable sa task force sa kabuuan. The secretaries are under orders to report to General del Rosario in matters about Marawi, including the financing, including the
some separate entity will account. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na niya minarapat na bumuo ng panibagong komite. Bagkus, magkakatuwang ang tatlong miyembro ng gabinete upang ibalik ang normalcy sa Marawi. Dagdag pa nito, nais din niyang magpatayo ng panibagong kampo ng militar sa loob ng Marawi. And Marawi proper, we have to concede it to Dimoro. Dimoro will have to, you know, clean up the place and they can have it. But just about in front of Marawi, I will create a new camp. Maybe one regiment or one division doon. Within the vicinity of the greater Marawi area. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacañang. Bumagsak sa pang-113 ang ranggo ng Pilipinas pagdating sa ease of doing business batay sa pinakahuling ulat ng World Bank. Samantala, inilatag naman ang mga economic manager ng Duterte administration ang mga gagawing hakbang para masolusyonan ito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kung noong nakarang taon ay nasa pang-99 na pwesto ang Pilipinas sa 110 bansa, ngayon ay napunta na tayo sa pang-113 pwesto kung ang pag-uusapan ay dali ng pagnenegosyo sa bansa. Base sa World Bank Ease of Doing Business Report na lumabas nito lamang October 31, 2017. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, tumaas man ang puntos o score ng Pilipinas mula sa dating 58.32 noong 2016 sa 58.74 ngayong taon. Mas malaki naman ang itinaas ng puntos ng ibang bansa, kaya't mas umangat ang mga ito. Pero kahit bumaba ang ranggo ng Pilipinas, ayon sa Kalihim, ay patuloy naman ang pagdating ng mga negosyante sa bansa. The ranking will be secondary because the bottom line, the score. Yung score kasi reflects the ease of doing business na. I mean, yung mas madali na mag-operate dito. Sa 10 indicators na pinagbabatayan para masabing mas madali na ang pagnenegosyo sa bansa, may nakitang pagbuti o improvement sa pagbabayad ng buwis. Ito ay dahil sa pag-automate ng mga transaksyon ng Pag-ibig, PhilHealth at BIR. Ilan sa mga indicator na nangangailangan pa ng mga reforma ay ang pagpaparehistro o pag-uumpisa ng negosyo, pagkuha ng construction permits at pagpaparehistro ng property. Nangako naman ang economic manager ng Duterte administration na sa loob ng 3 taon ay mararamdaman na ang pagbabago. Maglulunsad ang pamahalaan sa Disyembre ng National Single Window para mas mapadali ang pagtatayo ng negosyo kung saan sa isang bintana lamang ipapasa ang lahat ng kailangang dokumento. Isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang pagpapasa ng mga panukalang batas para sa National ID System at anti-red tape. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Makati. Tiniyak ni Attorney Harry Roque na ibabatay sa legal na konteksto ang lahat ng kanyang magiging pahayag bilang bagong tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Co. Isa sa mga founder ng Center for International Law, naging abogado ng mga biktima ng human rights violation kabilang na ng ilang mamamahayag at naging kinatawa ng Kabayan Party List. Ilan lamang ito sa mga karanasan at hinawakang posisyon ni Attorney Harry Roque. Kaya tiniyak nito na bilang bagong tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte ay laging magiging sang-ayon sa batas o may legal basis ang mga bibitawan niyang pahayag. I always will speak from a legal perspective. All pronouncements will be said within the proper legal context. Plano rin ni Roque na magkaroon ng deputy spokesperson na hahalili sa kanya sa mga pagkakataong hindi siya available. Magsasagawa rin anya ito ng press briefing sa Marawi City tuwing Miyerkules upang magbigay ng update sa isasagawang rehabilitasyon ng pamahalaan. Samantala, kinumpirma naman itong magka-text sila ni dating presidential spokesperson Ernesto Abella at hanga rin ito sa naging performance nito. I think he did a brilliant job as spokesperson. I don't think I can ever be as calm as Secretary Abella, and that's why he's a very difficult act to follow. Umiwas naman si Roque na sagutin ang tanong kung may plano siyang tumakbo bilang senador sa 2019 national elections. Ang motto ko ngayon, "Thine will be done." Sino ba makakalayo maging spokesperson ako? So in the same way that I do not know what I'll be doing tomorrow, I leave it to the Lord. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacañang. Susunod,
sa ito ang balita. Pagpapatayo ng mega drug hub sa Nueva Ecija, produkto umano ng miscalculation ayon kay Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago. Apat pang pasahero na nag-cancel ng transaksyon noong araw na napatay ang Grab driver na si Gerardo Makinato. Pinaghahanap na rin ng Pasay City Police. Mga abogado, law experts at mga estudyante bumuo ng grupo upang labanan ang umano'y nangyayaring extrajudicial killings sa bansa. Naniniwala si Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago na hindi nararapat ang ginawang pagpapatayo ng Mega Drug Rehabilitation Facility sa Nueva Ecija na ginastusan ng milyong-milyong piso. Ayon naman sa Malacañang, walang ginastos na pera ng Pilipinas sa pagpapatayo sa nasabing pasilidad. Ito ang balita ni Rajel Adora. Hindi naman mistake, I think miscalculation is the better term. Hindi praktikal ang ginawang pagpapatayo ng Mega Drug Rehabilitation Facility sa Nueva Ecija. Ito ang pananaw ng dating pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency at kasalukuyang chairman ng Dangerous Drugs Board na si Dionisio Santiago. Para kay DDB Chairman Dionisio Santiago, hindi akma na gawing sentralisado ang rehabilitasyon ng mga drug dependent sa bansa. May psychological impact ang presence ng family. Kailangan mo yon. So pag dinala mo ron, malayo, the support system is not there. Dagdag pa ng DDB Chief, sana ay nila na lang ang pondo ng Mega Drug Rehab sa pagpapatayo ng mga kulang pang regional rehabilitation centers at gayon din ang mga community-based regional centers sa mga munisipalidad. Kung pwede, bawat munisipyo na may problema. So, halimbawa, taga Nabotas ako, pwede maglagay tayo sa Nabotas, pwede namin kainin yung portion ng Malabon, and a little of Caloocan, and a little of Tondo, Manila. Ibig sabihin, malalapit yan. Pero ayon sa Malacañang, ang donor ng Mega Drug Rehab ang nagdesisyon sa pagpapatayo nito at walang ginastos na pondo ng pamahalaan para dito. Gayunman, pag-aaralan at bukas sila sa suhestyon ng DDB Chairman. But we will certainly consider what the expert has said, and in the future, if we're to invest public funds, we will pursue the strategy recommended by the head of the DDB. Samantala, nakatakdang ipresenta ng DDB sa Pangulo ang isang bagong estratehiya sa kampanya kontra droga. Dito mas bibigyang pansin ang rehabilitasyon ng mga nalulong sa ipinagbabawal na gamot at ang paglulunsad ng programang tututok sa pagbibigay ng pangkabuhayan, edukasyon at iba pa upang mapigilan ang paggagumon sa tinaguriang anay ng lipunan, lalo na ng mga kabataan. Na yung approach ng president natin is not purely operation yung tukhang. May balancer kami, balancer ngayon. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang grupo na naman ang inilunsad ng mga profesional upang labanan ang umano'y tumataas na bilang ng extrajudicial killings sa bansa. Bukas naman ang Malacañang sakbang na ito ng naturang grupo. Ito ang balita ni Grace Cassin. Bitbit ni Zanica ang litrato ng kanyang kapatid na si Angelo Bisunia, 38 anyos, habang ikinukwento ang umano'y pagkamatay nito sa kamay ng mga alagad ng batas. Naniniwala siyang biktima ng extrajudicial killing ang kanyang kapatid dahil tinago umano sa kanila ng mga pulis ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito habang nasa loob ng kulungan sa Caloocan. Kaya noong October 10, nalaman namin isang araw na pala siyang patay. Both of his legs had wounds po.
So, blackened wound siya na may mga nana at obvious na tinorture siya. Ang kaso ni Angelo ang isa sa mga inihalimbawa ng grupong Manlaban sa EJK, isang bagong grupo na binubuo ng mga abogado, law professors at mga estudyante. Naniniwala ang mga ito na nangyayari ang EJK sa war on drugs ng pamahalaan at nais nilang labanan ito. Kasama sa kanilang gagawin ay ang pag-iikot upang magsagawa ng forum kaugnay sa issue, pati ang pagbibigay ng legal opinions pagdating sa mga usapan patungkol sa karapatang pantao. It is the duty of all lawyers to consistently, to uncompromisingly uphold and defend human rights no matter what. Tutol din ang grupo sa resulta ng survey ng Social Weather Station na 46% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi maiiwasang madamay ang mga inosente sa pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. If you also look at the surveys, majorities are actually concerned about EJKs. Majorities are concerned na sila din pwede silang mapatay. Samantala, ang Malacanang nanindigang hindi utos at hindi rin kinukonsinte ng Administrasyong Duterte ang mga ganitong kaso. Gayunman, positibo naman ang pananaw ng Malacanang hinggil sa layunin ng nasabing grupo. And I welcome this development because unless we can come up with actual evidence na mayroong extralegal killings talaga, then we cannot overcome the presumption. But as far as extralegal killings is concerned, I came to this job knowing fully well the official position of the president, which he made public after the killing of Kia. No? He will not tolerate murders. He will only tolerate killings. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Arestado ang isang engineer at isang barangay kagawad na nagtangka umanong suhulan ang dalawang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency upang palayain ang isang drug suspect. Ito ang balita ni Rajel Adora. Nakatakdang sambahan ng reklamong paglabag sa Article 212 ng Revised Penal Code o Corruption of Public Officer si Engineer Felicissimo Aguilar Jr. at Daniel Kahape, nakagawad ng Barangay Pag-asa, Dinalupihan, Bataan. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawa matapos tinangkang suhulan ang dalawang PDEA agent para pakawalan ang nahuli nilang drug suspect. 1,000,000 piso ang alok ni Kahape at Aguilar kapalit ng pagpapalaya kay Dennis Ray Aguilar Tieke. Hindi na nila hinantay na mag-open pa ang bangko. Ibig sabihin nila at hand, meron na silang ganyang pera. So marami talaga mga pera mga to. Naaresto ng PDEA kaninang madaling araw si Tieke matapos makuha sa kanyang kondominium sa Mandaluyong City ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 60,000 pesos, 36 na tableta at 9 na capsules ng ecstasy at iba pang drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, ginagamit na drug din ang kondo ni Tieke at dito ginagawa ang capsulized ecstasy. Sanay na ang grupo ni Tieke na maglagay ng liquid ecstasy sa inumin ng kanilang biktima upang mawala ng malay bago gahasain. Mga estudyanteng kabataan at mga celebrities na mahilig umanong magpunta sa mga party ang kadalasan nilang nagiging biktima. Pag napatakan siya ng 2-3 liquid ecstasy sa drinks niya, magkakaroon siya ng loss of memory. Hanggang kinabukasan, hindi niya alam na rape na pala siya. Samantala, arestado rin sa isang buy-bust operation ang isa pang drug suspect sa Cubao, Quezon City kahapon. Kinilala ang suspect na si Taisir Nardo alias TJ Howard. Ayon sa ahensya, si Howard ay drug courier ni Tieke. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinabulaana ng Philippine National Police o PNP ang issue na binibigyan umano ng pabuya ang mga pulis na nakapapatay ng mga drug personality. Ayon sa PNP, walang ganong utos ang pambansang pulisya sa mga tauhan nito. So, wala naman ding order na talagang papatayin yung mga drug suspects. So how much more yung giving of cash rewards to those police officers who were able to kill a drug suspect? Ginawa ng pulisya ang pahayag kasunod ng inilabas na survey ng Social Weather Stations kung saan 65% ang hindi pabor na bigyan ng pabuya ang mga pulis kapalit ng pagpatay sa mga gumagamit o nagbebenta ng ilegal na droga. Pinaghahanap pa rin sa ngayon ng Pasay City Police ang 4 pang persons of interest sa kaso.
ng pagpatay sa Grab driver na si Gerardo Magidato na sinasabing nagkansela ng kanilang ride booking nang gabing mangyari ang krimen. Ito ang balita ni Joannano. Inabswelto na ng Pasay City Police ang tatlong persons of interest na una na nilang ipinatawag kaugnay sa kaso ng pagnanakaw at pagpaslang sa Grab driver na si Gerardo Amulato Makidato. Ito'y matapos umano na makita sa surveillance video na naibaba na ni Makidato ang mga naturang pasahero bago pa mangyari ang krimen. Ayon kay Pasay City Police Deputy Chief for Operations Superintendent Jean Licud, sa ngayon ay patuloy nilang pinaghahanap ang iba pang pasahero na sinasabing nagkansela ng kanilang ride booking kay Makidato nang gabing mangyari ang krimen. Kabilang din ang mga ito sa itinuturing na persons of interest sa kaso. Lumalabas sa ating pagsusuri at sa pakikipagtulungan ng Grab, yung TNBS, na meron pang mga sumunod na tatlong canceled transactions. So, inaalam natin kung ito bang mga sumunod na tatlong canceled transactions ay talaga bang na-cancel ang mga to. O di naman kaya ay lumalabas lamang na-canceled pero naging successful naman, o di naman kaya ay nakasakay yung pasahero, hindi lang napindot na na-confirm yung kanilang transaction. Batay sa investigasyon, binaril si Makidato mula sa kanyang likuran ng suspect na sinasabing nagpanggap na pasahero. Patuloy ring pinaghahanap sa ngayon ng Pasay City Police at PNP Highway Patrol Group ang silver Toyota Innova na may plakang YV7109 na ninakaw rin ng suspect mula sa biktima. Samantala, determinado ang pamunuan ng Grab na ipatupad ang no ID, no entry policy sa kanilang mga pasahero kasunod ng naturang insidente. Kung walang maipakitang ID ang pasahero, maaaring tanggihan ng driver na isakay ito. Layo ng bagong patakaran na maprotektahan rin ang kaligtasan ng kanilang mga driver mula sa masasamang loob. Sang-ayon naman dito ang ilang mga pasahero. Para sa akin, okay lang yun. Kasi para rin naman yun sa kaligtasan. Tsaka kung wala ka naman tinatago, bakit ka ma-open? Okay lang naman mag-present ng ID dun sa mga driver para lang sa security. For security purposes, I think okay naman siya. October 26, pasado alas 7 ng gabi, nang barilin ng suspect si Makidato sa bahagi ng Bonanza Street sa Pasay City. Nag-alok na rin ng 100,000 pisong pabuya ang Grab PH sa sinumang makapagtuturo sa suspect. Joannano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nilinaw ng pamunuan ng Social Security System na buo at protektado ang kanilang pondo sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng apat na opisyal nito. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Aiko? Yes, Angela, magandang gabi. Walang dapat ikabahala ang mga miyembro at pensioners ng Social Security System o SSS sa kabila ng panibagong kontrobersyang kinakaharap ng ilang opisyal nito. Ayon kay SSS Chairman Amado Valdez, hindi naman pondo ng ahensya ang sentro ng isyu ngayon, kundi ang paglalagak ng mga ito ng personal na pera sa shares of stock ng SSS. There is no misuse of SSS funds. The allegation is only as far as the issue of conflict of interest. The ethical aspect in the performance of their obligation. Personal funds lang yung ininvest nila. Even the commissioner who accused them limits his accusation doon sa conflict of interest. Ayon kay Chairman Valdez, bago pa man nailabas sa publiko ang issue, ay naimbestigahan na ito ng pamunuan. Ito ay upang mabigyan ng kaukulang aksyon sakaling mapatunayang may pananagutan ang mga ito. Tinatawag na idea lang o na corruption. Heads will roll, definitely. Kasi yung trabaho namin dito is based on trust eh. Kung mawala ng trust, ano pa ang business namin dyan? We are very strict and I am putting also my reputation on the line that to guarantee this.
Sa ngayon ay nasa floating status na sina SSS Executive Vice President for Investment Rizal Di Capulong, Equities Investment Division Chief Reginald Candelaria, Equities Product Development Head Ernesto Francisco Jr. at Chief Actuary George Ongkeko Jr. At bagaman nag-resign ng isa rito ay kasama pa rin siya sa investigasyon. Handang magsumite ng reklamo ang SSS sa Ombudsman kapag may resulta na ang kanilang investigasyon. Naniniwala naman ang Associated Labor Unions o Trade Union Congress of the Philippines na marapat lang na pansamantalang ma-relieve ang mga ito sa kanilang posisyon. Mabuti at nakinig si SSS President Duhok at si SSS Chairman Valdez doon sa aming pakiusap na isuspende muna pansamantala yung mga opisyalis ng SSS dahil napaka-sensitive na issue nito at kailangan ay maibalik sa mga miyembro yung tiwala at kumpiyansa sa SSS. Umaasa ang grupo na magsasagawa ng credible at transparent na investigasyon ng SSS para makita ng publiko at magkaroon ng kumpiyansa na hindi nawaldas at hindi lang basta nagamit sa anumang bagay ang kanilang kontribusyon. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang lifestyle check, Angela, sa mga opisyal ng SSS, lalo na't nakabantay ang mata ng publiko sa kanila bilang mga tagahawak ng pondo ng mga manggagawa. Naniniwala rin ang SSS sa maaaring pananagutan ng mga ito, lalo na't mandato ng Pangulo ang mabigyang prioridad sa lahat ng mga benepisyo ang mga mararalitang Pilipino. Ang president natin, ang puso niya, parang taong bayan. Kaya siya ang unang kalaban natin pag nilalagay mo sa panganib yung pera ng taong bayan. Hindi lang yung taong bayan, kundi maliliit na taong bayan. And these are the members of SSS. Yan, Angela, ang naging pahayag ni Chairman Amado Valdez ng Social Security System o SSS. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Aiko Miguel. Live na nagulat mula sa Quezon City. Sumuko sa hepe ng PNP Santa Maria, Bulacan, ang isa sa anim na pugante ng Laguna Provincial Jail. Una nang naaresto ang dalawa sa mga ito noong Martes. Ito ang balita ni Sherwin Colombo. Naihatid na sa Laguna Provincial Jail sa Santa Cruz, Laguna, ang pugante na si Burgess Dison matapos itong sumuko sa hepe na Santa Maria, Bulacan na si Police Superintendent Rainiel Balones kahapon ng hapon. Nagtago sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan si Dison pagkatapos na makatakas sa Laguna Provincial Jail noong Linggo ng umaga kasama ng lima pang pugante. Nagtitiwala umano si Dison kay Superintendent Balones kaya mas pinili nito na dito sumuko. Nais din ni Dison na linisin ang kanyang pangalan na hindi siya ang bumaril sa jail guard nang sila ay tumakas. Bago nahuli yung dalawa sa Cavite, i-operate sa amin sa Bulacan, nagpadala lang siya ng feelers na suko. Kaya pinospon namin yung operation ng time ng sumuko na ginawa naman niya. May kamag-anak kaya tanil katilala yung happy ng Santa Maria. Doon lang siya sumuko. Sa ngayon, tatlo na lang ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos maaresto ang dalawang pugante noong Martes sa Imus, Cavite. Kinabibilangan ito nila Rayman Raymundo, Rio Mahilom at Teddy Bukal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Dalawang libo, siyam na raan at isang araw o mahigit pitong taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming apat na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamasla. Susunod sa ito ang balita. Ilang residente sa Giwan Eastern Samar na nanawagan sa DNR na ipatigil na ang pagmimina sa mga islalang humunhon at manikani. Minalungaw National Park sa Nueva Ecija, dinagsa ng mga bakasyonista.
Magandang gabi. Una sa ating mga balitang PROMD. Nanawagan sa Department of Environment and Natural Resources ang ilang residente sa Giwan Eastern Samar na ipatigil ang pagmimina sa mga isla ng Humunhon at Manikani. Ito ang balita ni Jeneline Gakin. Ginhahangyoon pipira nga residente tika nga duha nga barangay ang Giwan Eastern Samar sa Department of Environment and Natural Resources nga diri na utrotaganin permit ang Natuan Mining Corporation o HMC tungod nga kuno damo anwaray sundahin nga guidelines. Sumalahama nga ini nag-expire ang kontrata han HMC hatun Oktubre 27 asya dumaok na hirahain siya para maundang na ang pagmimina han nickel ore ha mga isla no munhon ngan Manikani tungod nakakalbo na ang pipira nga partihan kabukiran han mga islangan na apektaran nagihap ang ira kadagatan. Gusto natin na makarating kay Secretary Simato yung buong sacrifice and agony ng community. Magka-cancel na yung mining contract ng Hinatuan Mining Corporations. 25 years na to nagmina sa isla at ang 25 years na yon ay isang maligim na karanasan para sa mga residente ng buong isla. Samtang ginkarawat liwat han DNR ang gusto nira nga dialogo, may tungodan hangyo han mga residente. Pero diri nira may papatapod nga maa-aksyonan dayon ang araban mga ini tungod nga maagi pa ini ha proseso. We will just only be elevating the information kasi the very authority who will approve the MPSA is the secretary. Samtang naglalao man mga ini nga aaksyonan ni Presidente Duterte ang ira problema, ilabi na nga naapektaran nagihap ang ira mga pakabuhi. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. 56 na kalalakihan ang naaresto sa tatlong araw na anti-crime operations ng Philippine National Police sa probinsya ng Rizal upang labanan ang tumataas na bilang ng krimen na sangkot ang mga riding in tandem criminal. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Nagsagawa ng tatlong araw na simultaneous anti-criminality operations o SAPO ang Philippine National Police sa buong probinsya ng Rizal. Sa bisa ng 30 search warrants, 56 na kalalakihan na may iba't ibang kasong naaresto sa operasyon na sinimula noong Biyernes at tatapos noong Linggo. Maliban rito, 23 dilisensyadong baril at 15 motorsiklo ang nakumpiska rin ng mga otoridad sa mga suspect. Ayon kay Rizal PNP Acting Police Director, Police Superintendent Albert Erasquin Ocon, isinagawa nilang operasyon dahil sa dumadaming kaso sa pag-atake ng riding in tandem criminal sa probinsya. Itong mga nahuli natin na firearms are subject to examination by the SOCO. Doon sa mga nangyaring mga crime incidents in the past, i-cross-match natin ito, mga malalaman natin kung anong mga crime incidents na nagamit itong mga firearms na nakuha natin. Isa sa nahuli sa isinagawang operasyon ang high-value target ng PNP na si Carlito Bautista alias Libag sa Antipolo City. Nakumpiska sa bahay na ito ang humigit kumulang 50 gramo at hinihinalang shampoo na tinatayang nagkakahalaga ng 350,000 piso at assorted drug paraphernalias. Nakakuha rin ng 38 kalibre na baril at mga bala sa kama ng suspect. Well, malaki ang effect ng arrest na to kasi itong subject natin is one of the members na isang grupo na nag-ooperate dito sa sa Antipolo. So basically, malaki ang bawa sa supply ng drugs dito ngayon because of this operation. One of the main players dito sa drugs in Antipolo. Lahat ng mga naaresto ay kasalukuyang nakakulong sa local police habang ang mga nakumpiskang baril at motorsiklo ay dadalhin naman sa Crime Laboratory Office para isailalim sa examination. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Sa ibang balita, sinamantala ng mga bakasyonista ang ilang araw na holiday upang makapag-enjoy at makapag-relax sa Minalungaw National Park sa General Tino sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Danny Munar. Kahit maulan, hindi ito naging hadlang sa maraming bakasyonista na bumisita sa Minalungaw National Park sa General Tino, Nueva Ecija. Sino bang hindi mabibighani sa nagagandahang rock formations at mga kuweba na maaring pasukin ng mga turista?
Kung napagod na sa pamamasyal, maaari ring mag-swimming sa napakalinaw na tubig ng Peñaranda River. May mga balsa din kung saan maaaring mag-picnic ang isang pamilya habang nililibot ang ilog. Sa mga trail seekers naman, mayroon na ring zipline at hanging bridge ang parke. Ayon sa Municipal Tourism Assistance Center, aabot sa 500 turista na ang bumisita sa kanilang lugar at inaasahan nilang dadami pa ito sa mga susunod na araw. Dahil 2 hanggang 3 oras lamang ang layo, karamihan sa mga dumarayo sa Minalungaw National Park ay mga taga-Maynila. Punta kami dito para i-enjoy po namin yung bakasyon at magkaroon pa po kami ng fellowship na magkasama-sama po. Patuloy naman ang ginagawang pagpapaganda at pagdaragdag ng amenities ng tourism office sa lugar upang mas marami pang turista ang maingganyong bumisita rito. 2 kaming cave, meron kaming 1,000 step na tinatawag dito sa taas. Tapos meron kami na meron pang project na pinagagawa yung aming dating ex-mayor na siya ang gumagawa ito. Pinagagawa slide. Tiniyak rin ng pamunuan ng parke na tuloy-tuloy rin ang training sa kanilang mga tauhan upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga bisita at mapangalagaan ang kapaligiran. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang ating mga balitang PROMDI. Ako si Victor Posare. Magandang gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan sa London ang Hibla Traveling Exhibition kung saan tampok dito ang mga tradisyonal na telang hinabi at ginawa sa ating bansa. Ito ang balita ni Dennis Damasco. Makikita ngayon sa Philippine Embassy sa London ang iba't ibang pamamaraan sa paghahabi ng barong at barot saya na ginawa sa pinyaklot at silk textiles. Ito ay bahagi ng Hibla Traveling Exhibition na binuksan sa pangungunan ng National Museum of the Philippines na layong ipromote ang mga traditional fabrics mula sa Pilipinas. It's really a point of pride for a lot of Filipinos to actually boast about what we have, the rich resources we have, plus all the cultural outputs, all the artistic outputs that we have in the Philippines. And to bring it here in England, in the UK, in London, is really something that we've always been aspiring. Ayon kay Senator Loren Legarda, nakabilang sa nag-organize na exhibition, makikita rito ang masusing pamamaraan ng paggawa ng mga barong at barot saya na bahagi na ng kulturang Pilipino. It's not just a business. While it's livelihood for our weavers, it's sustainable livelihood, it also shows our culture, our intangible heritage. It shows the process of extracting fiber from our red Spanish pineapple, the kind of looms that are used in Aklan, and yung pagtatsaga ng ating mga weavers para maghabi ng pinya na tela. Nagsasagawa rin ng lecture ang mga weaver na mula pa sa Laguna, Aklan at La Union na pangunahing pinagkukunan ng mga barong at barot saya. Dahil sa may kamahalan ang isang barong Tagalog na gawang puro sa pinyaklot, isang mananahin naman ang nakaisip na makagawa ng budget-friendly version nito na pinaghalong pinya at silk. I was worried that the pure pinya is going higher and it might come to one day na magiging mahal na siya na nobody can afford it except the rich or the elite. But I said I want to have something developed that can be used by the ordinary people. Namangha naman kaagad ang mga bumisita sa exhibit. It was an interesting event. It's quite fascinating. I was just trying to look at how it originated, like where it originates from up to now becoming a threat. It was quite refreshing and I wouldn't mind doing it again. Ang Hibla ng Lahing Filipino Traveling Exhibition ay magtatagal hanggang November 22. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Pinarangalan ang UNTV News and Rescue sa Singapore dahil sa patuloy na pakikiisa at pagtuwang sa mga proyekto ng Filipino community doon. Ito ang balita ni Queenie Balion.
Ginawaran ng Karangal ng Gawad Sulo Foundation Singapore ang UNTV News and Rescue Singapore bilang natatanging media organization na may malaking bahagi sa pagpapatatag ng Filipino community dito sa Singapore. Yung sa UNTV, natatanging organization for media and journalism, yung pagkakaroon ng walang bias, pagkakaroon ng yung outright na information, tapos lahat ng Philcom meetings, nakikita namin yun, dun yung UNTV, lahat ng Filipino events, nakita namin talaga yung service doon sa Filipino community. Kaya yun yung naging basis namin sa pagpili sa UNTV. Ang parangal ay tinanggap ng isa sa ating UNTV correspondent na si Myla Guevara. Anya, inspirasyon sa grupong palaging pagtuturo ng kinikilala nating mentor na si Kuya Daniel Razon at sa patuloy na pag-agapay ng pangunahin nating katuwang sa mga serbisyo publiko, ang Members Church of God International. Nagpapasalamat po kami sa Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon at sa recognition na binigay ng Gawad Sulu. Salamat din po sa ating, syempre sa ating mga katuwang sa paggawa ang Members Church of God International sa patnugot ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Gaya po ng palagi nilang tinuturo sa atin, with or without recognition, patuloy po tayong magbibigay serbisyo at maglilingkod sa publiko. Bukod sa UNTV, ang ilan sa mga kinilala bilang natatanging individual ay sina Ansheta Katara ng Polo Owa at Labor Attaché Ramon Lamberto Pastrana ng Doles, Singapore. Samantala, lubos din ang kagalakan ni Ambassador Zenny Leong matunghaya ng mga pagsisikap ng mga Pilipino sa pagpapaunlad ng kapakanan ng bawat isang bumubuo ng Philippine society sa bansa. Ang mensahe ko po sa Pilipino, pagpatuloy po natin ang pagsuporta sa mga kapwa natin Pilipino dito sa Singapore. At lahat tayo ay magkasama-sama sa hirap at ginhawa. Mabuhay ang Pilipino. Ang Gawad Sulo Foundation Singapore ay umaasang marami pang Pilipino sa ibang bansa ang magpapasimula ng iba't ibang serbisyo publiko at kawang gawa anuman ang kanilang katayuan sa buhay para sa pag-unlad ng lipunan. Queenie Balion, UNTV News and Rescue, Singapore. At yan ang ating featured news ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Kuya Daniel and Angela. Congratulations sa UNTV Singapore. Natatanging media organization. That's right. Salamat, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.